Shiawase Institute of Entrepreneurship and Sciences. Vision, a school conducive to learning that will mold committed, compassionate, collaborative, globally competent students inspired to learn, take risks, and lead change in the world. Mission, to provide quality, effective training designed to increase individual productivity and enrichment, create and promote opportunities that enhance knowledge, skills development, and employment for people. Philosophy, we believe that students should reach their full potentials who are dedicated to learning and who are inspired to succeed. When you give a man fish, he lives by the day. But when you teach him how to fish, he lives for a lifetime. And when you say teach, that is training. And when it is training, that is testa. Ang purpose ng pag-train is para magkaroon ng trabaho. That's why we partner with, for example, ang DTI. So sila may mga regulatory function over industries. Yung mga industries na yan, sila naman ngayon ang aming kinaka-partner when it comes sa need nila. That's where we are going to train people. Para pagkatapos ng training, malaki ang percentage ng employment. That's called matching din. It is based on the industry needs. Wala namang trabaho na naibibigay na kung hindi mo alam. Kailangan i-train ka muna. Ang ideal na eskwela ng TESDA, I would say, yung nangangailangan ng trabaho. Marami dyan ang hindi maka-afford ng college education. Meron na tayong tinatawag na lateralized diploma course. Hindi sila nagiging either. So, that is the option na ibinibigay ng gobyerno sa kanila na hindi dahil sa kahirapan ay hindi na sila magkakaroon ng magandang future. We have that opportunity sa ating kababayan. Another important sectors, ito yung nabibigyan lang namang OFW. Yung mga IPs natin, ganun din yung mga former rebels. We still attend to them. Bigyan namin sila ng training para magkaroon sila ng trabaho at hindi na nila maisip pa yung bumalik sa pagiging NPA. Dahil kasi meron na silang magandang kabuhayan. Our door is open sa lahat para magkaroon sila ng opportunity na magkaroon ng training at magkaroon sila ng livelihood after. At pag meron kami nga na-train para magkaroon ng trabaho, nababawasan ang unemployment natin sa ating bansa, and that practically addresses yung problema sa poverty. It has an effect proportionate to the improvement naman ng ating peace and order. Before, we were concentrated dito sa mga training centers. Ngayon, mas marami naman yung nangangailangan sa bukid na hindi makapunta dito sa mga syudad. So, we came up with a guiding principle which we now have as a slogan, TESDA Abot Lahat. Para mailagay sa isip, ang puso at sa gagawa na ang siniservisyon namin ay mga mamayang Pilipino na nangangailangan ng training assistance, at ito ay bibigay namin sa kanila kung saan man sila naroon. Hindi yung sila ang pupunta pa sa mga training facilities natin. In the field right now, we organize mga provincial training teams. Pumupunta yan doon. Kahit na walang sasakyan, they collaborate with other agencies na may mga sasakyan. They look for a way to be able to go that. When I assume as the Director General of TESDA, I immediately went around after assumption at nakita ko yung sitwasyon ng ating mga provincial offices, regional training centers. It needs a lot of improvement, saka upgrading, modernization. Ito ngayon yung mga ginagawa namin, prioritizing yung ating mga training centers sa pagbibigay ng scholarship program para from there they can improve yung kanilang mga training facilities para may marating ang servisyo ng TESDA sa lahat ng ating mga kababayan, including those who are in heartland areas, sa mga barangays natin. Now, I have a good grasp of what TESDA is. Lahat ng mga dapat na kailan gawin na para mapabuti ang pag-servisyo ng TESDA ay ginagawa ngayon ng TESDA. Ito ang nakikita ngayon ninyo sa TESDA.